AIM Global, Alliance in Motion Global. Good morning po! Good morning! Sino mga first-timer? Can I see a raise of hand? First-timer, sige, itaas ang mga kamay. Sige, grabe, ang dami. Imbis na nasa bahay kayo at nanonood ng mga Korean telenovela, imbis na nasa sine kayo at nanonood ng G.I. Joe, hindi ko alam kung ba't kayo nandito. Pero but what I guarantee, for the next few minutes, you all gonna have a good time. Okay lang po ba yun? Yeah! Not only that we're gonna have a good time, tuturuan namin kayo kung paano maging milyonaryo in less than a year. Are you excited? Yeah! Guys, you've been doing this for so many years. This company called AIM Global, Alliance in Motion Global Incorporated, we have created 100 millionaires in 3.5 years. The question is, ikaw at ikaw na nakupo dyan, handa ka na bang maging susunod na milyonaryo? Yeah! My name is Dr. Ed Cabantog and I'm gonna be one of the speakers for this night. I'm a doctor by profession, a graduate of PLM, Pamantasan Lusod ng Maynila, 1998. I passed the board exam 1999. I have a family medicine background from Ospital ng Maynila. Ang mga hospital affiliations ko po, mostly government, Hospital ng Maynila, East Avenue Medical Center, Jose Reyes, San Lazaro, and Makati Medical Center. So at the peak of my medical career, guys, as a full-fledged doctor, malaki po yung kinikita ko 10 to 11 years ago. But the problem with me during that time is that I was earning so much, pero wala po akong kaoras-oras para sa sarili ko. Why? I love to travel, hindi ako makapag-travel. I love to do so many things, hindi ko magawa. Why? Taling-tali ako sa aking profesyon. Clinic, pasyente. Pag hindi ka nag-clinic, pag hindi ka nag-pasyente, sa tingin nyo, may kita wala? Doktor na yan. Professional na yan. Until one time, guys, just like you, I was invited in a very, very special seminar sa Makati Shangri-La Hotel. Sikat o hindi sikat? Sikat. Ang umatend, guys, 1,000. 1,000 umatend. Pagdating ko ron, I felt out of place. Why? Kasi ang forma ko po during that time, formal. Nakakorbata. Diba, short ko pa yung long gown na puti. Nakalagay, Kabantog MD, Makati Med. Formal na formal. Samantalang yung katabi ko, forma lang. Naka-shorts, naka-chinelas. So sabi ko, ano klaseng seminar to? Tapos papalapalakpak, parang kulto. Diba sabi ko, baka mamaya, abuloy na rito. Tapos pagdating ng speaker na Amerikano, pagtayo sa stage, sabi, good morning. Sabi ko, patay, adik yata speaker. So ganun na yung predicaments ko. Wala akong ka-inter sa seminar because I strongly felt during that time na naloko ako. I was about to leave. Paalis na ako. Pagbukas ko ng pinto palabas, dumating yung nag-imbita sa akin. Ang sabi niya, Doc, salamat, buti dumating ka. 30 kayong inimbitahan ko, ikaw lang ang naloko ko. Sabi ko, ang ganda. Naloko pala ako. Sinabi ko sa kanya, 11 years ago, what happened was 11 years ago, sabi ko, guys, sabi ko sa kanya, Brad, ganito na lang. Nilabas ko yung 2 pagers ko. Kasi hindi pa uso na ng cellphone. Pag itong 2 pagers ko nag-vibrate, it only means one thing. May emergency patient ako sa Makati Med. Nag-aantay, emergency case, pasensyahan tayo. Kinakailangan ko umalis at umatend doon. Sabi niya sa akin, okay lang, Doc. Pero pag within the next 2 hours, hindi nag-vibrate ang pagers mo, sabi ko, ano ka ako? Sabi niya sa akin, akin ka. Sabi ko, kakaiba to, parang gremlins. So I was there, physically present, but mentally absent, walang ka-interest until nagsimulang magsalita yung speaker na Amerikano. During that time, guys, yung Amerikano, kumikita. 10 to 11 years ago, he was earning 20 million pesos per month during that time. And during that event, ikukwento niya step by step kung paano siya kumita ng limpak-limpak. Ikaw, lumagay sa kalagayan ko. Magiging interesado ka o hindi? Yes! Not only am I so interested during that time, na-amaze ako kung paano siya kumita. Why? Guys, bago siya pumunta sa Pilipinas noon, itong Amerikano kinukwento ko, 3 months siya sa Bali, Indonesia. Alam niyo po ba yung Bali? Sikat o hindi sikat? Sikat!
Usually, mga lifestyles of the rich and famous lang nakakapunta noon. Nagpaggagaling niya roon, nagpunta sa Pilipinas, tatlong buwan naman sa Boracay. Habi ko, okay itong taong to, ha? 6 months na bakasyon, and yet he was earning so much every month, million-million every month. Na-amaze ako. Natapos yung talk niya, nagtayuan niya yung mga tao, nag-grupo-grupo for question and answer, ako hinabol ko siya sa likod. Kinamayan ko. Pagkamay ko sa kanya, sabi ko, Nathan, my name is Ed, and I'm a doctor by profession. And I love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? Kinamayan ako. Pagkamay niya sa akin, hinigpitan ko yung kamay ko. Pagkahipit kong kamay sa kanya, bigla akong binun sa iyo, kinamay ko. Kinaskas ko sa bulsa ko, paulit-ulit. Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, nakasimangot siya, akala niya, may bungi ako. Guys, so number one, pag nakakita ka ng taong successful, kinukwento yung buhay niya para matutunan mo, kamayan mo rin. And most importantly, ibulsa mo. Sabi niya, bakit? Para yung swerte lumipat sa'yo. Kasi pag hindi mo binulsa, may papagpag mo yan. Pag naipagpag mo, napunta na sa napag, naapakan pa. Are you learning? Yes! Simula pa lang yan. So, getting back to my story, kinausap ako for 30 minutes nang nakatayo. Pag uwi ko sa bahay, guys, hindi ako mapagkatulog. Paghiga ko ng kama, hindi ako mapagkatulog. Pagpasok ko kinabukasan, yung clinics ko na anim, nag-resign ako. You might be wondering, Doc, baka kaya mo kinita yung ganyang kalakit, ganyang tagumpay. Number one, you're a doctor. You're a professional person. Ang taas ng pinag-aralan mo. Secondly, Doc, ang galing mo magsalita. Baka kaya ka kumita ng ganyang kalakit is because of those two features. Sagutin na po natin yan ngayon pa lang. Natural lang po, magaling ako magsalita. Why? 11 taong ko na ito ginagawa. Ano mang bagay siguro, kapag more than 10 years mo na ginagawa, dapat lang, magaling ka na. Tama ba eh? Kapag isang bagay, more than 10 years mo na ginagawa, hanggang ngayon, may problema, hindi ka parang magaling, abay may problema sa iyo. Harapin mo yan sa salamin. At hanapin mo si Kuya Boy. Secondly, you might be asking, eh Doc, baka kaya makumita na gano'ng kalaki, doctor ka, sagutin ko na po yan. Last March of 2006, we established this company called Alliance in Motion Global, or AIM Global for short. Kumuha po kami ng mga taong tulad nyo. Ayan, tulad nyo, ganyang-ganyan ang pagbumuka. Ayan, ganyang-ganyan, nakaganon. Yan naman kaya kami rito. Ayan, ganyang-ganyan ang iniisip. Di ba yung isa nakaganon? Ano kaya napapakain sa akin, nag-invite sa akin? Cheeseburger? Di ba ganyan-ganyan ang iniisip? Guys, ano ginawa namin? Kumuha kami ng taong tulad na tulad nyo. Kumuha kami ng tricycle driver, pedicab driver. Kumuha kami ng janitor. Kumuha kami ng estudyante. Kumuha kami ng tatabaw sa SM, ng tatabaw sa 7-Eleven, ng tambay sa kanto, ng barbero, ng teacher, ng accountant, ng dentista, ng abogado, ng engineer. Lahat po, tinuruan namin ang sikreto namin. Ano nangyari? Good news, lahat naging milyonaryo. Guys, what's my point? Kung yung tagumpay nangyari lang sa mga profesional na nakapag-aral na edukadong tao, kung sa kanilang nangyari, malamang para lang to sa taong profesional at nakapag-aral. Can you imagine tricycle driver, pedicab driver, janitor, estudyante, nagtatrabaho sa SM, nagtatrabaho sa 7-Eleven, natutunan ng negosyo at ngayon, milyonaryo na. Anong point ko, mga kapuso? Kung nangyari sa kanila, sa inyo, kaya o hindi kaya? Kaya! What does it mean? Meron kaming alam na tinuro sa kanila na kung malalaman nyo, kikitain nyo o hindi? Kikitain! Meron kaming ginagawa na ipinagagawa namin sa kanila na kung gagawin mo rin yun, ikaw, yayaman o hindi? Kaya! It needs to start with learning. Tama si Ka-Ernie Baron. Knowledge is so powerful, it can change your mind and your life in a snap. But all you need to do, start listening. Start learning new things. Kaya galit na galit kami sa mga taong nagsasabing, alam ko na yan eh. Ang sagot namin doon, sir, kung ito alam nyo na, dapat bilyonaryo ka na ngayon. Yeah.